Hi guys, bigla ang vlog lang to. Matagal na ako hindi nagba-vlog. Na push lang ako mag-vlog ngayon dahil gusto kong ipakita sa inyo ang bago naming solar inverter. So yan, makikita nyo ngayon na ang kinoconsume ng bahay namin is nasa 1,500 kilowatts, 1.57. Tapos, ito naman ngayon, yung nakakollect na sunlight ng solar panel. Nasa 1.6, 1.5 to 1.6. So, ibig sabihin, libre na yung konsumo namin dito ngayon sa bahay. At, ano yan ha, wala pa yung araw sa labas. Makulim din pa yan. Nakikita ko sa inyo. Nakikita ko muna sa inyo. Yan yung mga breaker, wala pang cover kasi tinetest pa lang. So lalabas tayo, pakikita ko sa inyo na wala naman masyadong araw pero ganyan kalakas yung nakokollect na kilowatt ng ganitong klaseng inverter. So yan, makikita nyo walang kaaraw-araw talaga, makulimlim pa yan. Kaya tayo para makita natin yung solar panel. Ay, hirap makita. Yan, yung mga solar panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, 8 solar panel yan. Lagay ko na lang dyan sa baba kung ano ang size ng panel. Wait lang, akyat ulit tayo kasi mayroon pa palang dalawang panel doon sa kabilang side ng bahay sa gawing harap. So, 10 lahat. Commercial muna. Check-in ko muna yung niluluto ko. Nagluluto ako ng sinigang na bayabas. Sinigang na bangusa bayabas. Kasi, share ko lang, kaya kami na-push na magpagawa ng or magpakabit na ng solar dahil napakamahal na ng electricity dito sa amin sa Nueva Ecija. Umaabot na ng 16 pesos per kilowatt. Yung dati naming electric bill, siguro mga 2 years ago na 10,000 to 12,000 dahil mayroon kaming water station. Last year, pumalo na siya ng mga 15,000 minimum. Tapos, every month, pamahal ng pamahal yung kuryente dito, naging 16 to 17, 18 yan. Patas na ng patas yung kuryente namin hanggang last 2 months ago. Ang naging highest naming kuryente is 22,000. Tapos, last month, nagtipid-tipid pa kami, tapos medyo humina yung konsumo ng kuryente na yun dahil pag nagtatampulan, humihina ang benta ng tubig. Ayun, 20,000 pa rin yung kuryente namin. So, at least mag-invest, gusto namin at least mag-invest na kami talaga. Dahil soon, magka-college na panganay namin. So, baka pag hindi pa kami makapag-save, mahirapan naman kami. So, wait lang. Ito, pakita kasi yung may niluluto akong sinigang na bangus. Malapit na kasi mag-reading dito sa amin. So, after 1 week siguro, mag-re-reading na dito sa amin. Pakikita ko sa inyo yung mag-a-update ako sa inyo kung magkano yung masisave namin sa kuryente in just 1 week na naka-solar na kami. Yung pinakita ko pala sa inyo kanina. Wait lang. So, yun. Yung pinakita ko pala sa inyo kanina na konsumo namin is hindi pa nakatap yung water station namin. Kasi nagkakaroon pa ng problema sa voltage pag magkasama yung
bahay at tubigan namin dahil inayos yung mga wirings. So, ayun, ngayon ang ipapakita ko rin pala sa inyo ay kung ano-anong mga appliances yung nakabukas namin ngayon na kumukonsume kami ng 1,500. So yun, sana wag niyo naman akong i-bash or hindi naman kasi ako nagbabrag, kaya ako nag-post ngayon is para lang mag-document din ako kung ano yung magiging improvement ng electric bill namin kung sakaling naka-solar na kami. At saka baka sakali mayroong maging interested sa iba na magpa-solar, at least mabigyan ko kayo ng idea. Right now, ito sa kusina ko, ito lang yung ilaw na nakabukas dito. Ayan, nakita nyo naman yung bahay namin, hindi naman magandang maganda, hindi naman malaki yung bahay namin, hindi naman kami mayaman, pero nag-push talaga kami na magkaroon ng solar dahil sobrang bigat na talaga magbayad ng kuryente nowadays. So ayan, ito ko sa inyo dito. Ang ilaw din sa kusina, tapos gumagana din yung isa kong electric fan. Dito naman sa kwarto, tsaka sa sala namin, walang nakabukas na aircon. Ito, may nakabukas kaming electric fan, tsaka TV. Yan, tapos dito, isang electric fan. Yan. Okay. So, yun lang yung gumagana naming appliances. Maliliit na appliances lang yan. Ang nagpapalaki dyan is yung nakasaksak dito sa likod na papunta doon sa may jetmatic na nagpapagana doon sa ano namin, water station namin. So, yan. May isang plug dito na connected doon sa jetmatic namin. Nandun kasi sa likod yun. So, yun. Yun yung gumagana ng aming mga appliances right now. At imagine niyo naman, kung sakaling hindi pa naka-solar, diba, tatakbo na naman yung metro ko, konsumo na naman tayo sa kuryente. So, malaking bagay pa rin na nakakasave. At pag nag-tap kami sa water station, bigyan ko rin kayo ng update. So, that's it for today's video. Thank you for watching.